Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk and we will be talking about my favorite Victoria's Secret Vanilla Mist. This will be the part 2 of my Vanilla Mist recommendation dahil sobrang love nyo yung video na yon. In fact, we are already 6.8. So thank you so much sa mga nanood, nag-share, nagko-comment at nag-message pa rin sa akin about that video. So yes, ginawa natin siya ng part 2 and this time, this is limited to Victoria's Secret. So if this video is something that you are interested in, just keep on watching. Alright, I have here my top 5. Yes, ito ay mahirap na decision para sa akin. I choose 5 para maibigay sa inyo. Plus, meron ako ditong dalawang decant which will be our special or honorable mention kasi hindi ko sila maiwan. So yeah, nakita ko na sila right now and nakatila na sila. Excited na akong ma-share sila sa inyo dahil syempre, excited na ako na mabundol kayo. So after this video, huwag kayong mag-alala, all of the links ng shopping na namagkuhanan ko nito will be down in the description box para syempre alam nyo na, check out after this video. So mag-start na tayo with my top 5. Actually, this one is something new dito sa collection ko. Late ko lang siya nakuha pero yes, mabango and maganda yung pagiging vanilla niya. So immediately, naisama ko siya dito sa aking top 5 Vanilla Mist recommendation. Dati ko pa dapat ito i-film or i-video but I waited for my pre-order. Itong mga order ko na to. Gusto ko silang itry. Gusto ko muna silang maamoy. Para if in case worthy sila, maisama ko sila dito. And hindi naman ako nagsisi na inintay ko nga sila. Kasi yes, they are worthy na maisama sa Vanilla Mist recommendation. So ibibigay ko na sa inyo yung top 5 ko, which is this one. This is the famous Vanilla Swirl. Notes are frosted vanilla and sugar crystals. Packaging looks like this and look at the straw. This will be my first time na magkaroon ng Victoria's Secret na may straw. Para siyang ano eh, for collection purposes, ganyan. Ayan o, malaki yung straw niya, yung tinatawag na candy straw. Ayan. Para siyang candy cane. So again, notes are frosted vanilla and sugar crystals. Packaging wise, I love it. Pink siya, very girly, bagay siya dun sa scent niya. And then medyo ano siya, parang Christmassy yung vibe na nakukuha ko sa kanya. So amoy na natin yung Vanilla Swirl. Actually, naamoy ko na to. Spray lang ako ng dalawa. And then, pa-dry down natin ng konti. Yan. Again, packaging wise, I love this one so much. Upon smelling this, nung una ko siyang nakuha, nung kadi-deliver lang niya, syempre sinanitize ko muna ng very light. Ayan, meron akong naalala sa kanya na scent at hinanap ko siya dun sa collection na meron ako because naisip ko na, yes, this smells familiar sa akin. And then medyo kahawig niya yung Bare Vanilla Frosted, which I also have. Wala siya dito sa collection na to. Ito yung isinama ko since magkahawig sila. Kung isasama ko yon, eh di magkaamoy lang sila halos. So yes, heads up, magkaamoy sila. Just for me, I don't know kung may problem ba or totoo bang magkaamoy nga sila. Para siyang may konting frostiness or mintiness. Medyo malamig siya sa pang-amoy. So, ganun yung vibe na nakukuha ko sa kanya. Meron din itong sugar crystals. Eh, diba meron yung parang sugar, black sugar, if I can still remember it right. Yung Bare Vanilla Frosted. So, para sa akin, medyo maagkaamoy sila. Para naman doon sa mga hindi pa nakakaamoy ng Bare Vanilla Frosted, baka sabihin nyo, eh ano ang amoy? Sabihin mo, magkaamoy sila. Eh, hindi pa nga namin naamoy. Chill lang kayo. Ito na, explain ko na. Vanilla, meron akong nakukuhang parang konti lang naman na hint of musk. So, medyo musky siya. And then, meron siyang minty scent. Ganun yung naamoy ko sa kanya. Scent-wise, okay siya. I love this one. I can rate this as 8 over 10. Why 8 over 10? Kasi nga, parang medyo generic or meron siyang kahawig. So, hindi siya yung talagang unique vanilla na i-hype ko. Longevity-wise, yung classic, mas nagtatagal sila for me, except from Warm and Cozy. Sa lahat ng pink, yung Warm and Cozy lang yung pinaka nagtatagal sa akin. So, longevity-wise, mas matagal yung Bare Vanilla Frosted. Pero scent-wise, halos magkahawig sila.
Okay to, mabango siya, maganda siya sa body chemistry. Anything vanilla, nagtatagal and maganda yung amoy. Yung sa chemistry ng body ko, hindi siya nagiging maasim, hindi kagaya ng ibang fruity, hindi siya nag-aamoy luma, something like that kapag floral. So, okay sa akin lahat ng vanilla. So, yes, this vanilla swirl is worth it. Plus, yung nagpabili talaga sa akin is the packaging and the straw. So, maganda siyang isama sa collection mo. Again, number 5, vanilla swirl. Moving on to number 4, we have this fresh vanilla. Yes, this is also from the pink line of Victoria's Secret. Notes are a fresh vanilla twist. Yun lang sinabi niya. Vanilla bean and orchid. So this one is a floral type of vanilla. Di ba? Magkaiba sila. Yung isa ang hina ng mist and then ito. Sobrang lakas niya. That is the only problem na nakita ko, pati nung mga na ibang mahilig din sa scent. Kapag pink, ang lakas nung ano, nung scent, hindi na, ang sabi naman is mist. Wala namang sinabing shower. Pero tingnan niyo yung ano, lumambot yung paper, something sa kanilang pang spray, na sobrang lakas nila mag-spray. Projection wise, yung vanilla swirl pala, nakalimutan kong banggitin, hindi siya ganun kataas or kalakas mag-project, around 7 over 10. This one, kaya ko naalala kasi sobrang lakas niya mag-project, this can pass as 10 over 10. Or sige, bigyan natin ng room for improvement, 9 over 10. So, sobrang lakas niya mag-project, as in kapag in-spray mo siya, aside from marami nga talaga yung lumalabas, mabango din talaga siya kasi, so kumakalat talaga siya. So, medyo matapang siya for me. This one, since ito nga ay mayroong pagka-floral vanilla, pero sa aking pang-amoy, ewan ko lang ulit, pero may kahawig siyang konti. Pero hindi kasing close nito, at saka nung Bare Vanilla Frosted, hindi kasing close. Medyo lang may hawig ito doon sa coconut. Wait lang. Yung coconut ng Victoria's Secret. Wait lang, nandito yun. Ito kasi nanat ko siya. Medyo hawig siya dito sa coconut passion, pero hindi exactly. As in, kung meron kang coconut passion, pwede ka pa rin kumuha nito. Unlike yung vanilla swirl at saka yung frosted na. As in, for me, sa pangamoy ko, sobrang close nila. So that one kasi more coconut-y siya and then dry down yung vanilla. This one, yung first spray nito, smells like the dry down of the coconut passion. Medyo meron ako nakukuhang hint of nagiging coconut niya. Sweet yung vanilla na to. Unlike yung vanilla swirl, mas masasabi ko na mas gourmand yung vanilla na to kahit na yung note na kahalo nito is orchid. Vanilla bean siya and orchid. Yes, yung amoy niya is vanilla bean. Hindi siya yung vanilla na straight up vanilla extract. Hindi rin siya yung vanilla na with vanilla marshmallowy. Hindi ganun yung scent na nakukuha ko sa kanya. So, mabango to. Malakas siya mag-project. Packaging wise, maganda siya. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Para siyang rose gold, fresh vanilla, and then meron mga nagdi-drip something sa kanyang harap. Likod niya, plain lang. Ayan. Merong drawing lang dito na vanilla and something orchid. Ganyan. A fresh vanilla twist. So, this fresh vanilla from the name itself, since meron nga siyang parang coconutty vibe, this one smells fresh. So, mag-work siya as daytime and nighttime scent. Unlike yung vanilla swirl na for me, mas mag-work siya by day kasi meron siyang minty effect or minty scent. So, parang feeling ko, mas mag-work lang siya kapag umaga, ganyan. So, this one is flexible kung gusto nyo lang yung isang mist lang na pwede sa kahit saang occasion. Pwede. So, pwede to if you are wearing something casual. Pwede rin siya if you are wearing something formal. Sobrang ganda ng scent na to. Like, sulit kapag binili mo to. Kasi wala siyang pinipili for me. Wala siyang pinipili na outfit or panahon. Kasi bagay siya sa lahat. Sobrang bango niya, plus yung dry down niya, nagiging kalmado na yung coconut. And then, yes, natitira na lamang yung parang floral vanilla. Sobrang okay nito. Like, summer, pwede siya kapag winter, wala namang winter sa Pinas. Kapag summer, pwede siya. Kapag maulan, malamig, pwede siya. Like this one is a sulit buy. Blind buy ko to actually. Hindi ko to naamoy. Hindi ko to binili ng Decant. Blind buy ko to. And then, yes, di naman ako nagsisi. So, pwede ko siyang gamitin kapag lalabas ako, kapag kahit pagpawisan ako, kapag matutulog na ako. Since meron siyang parang comforting na part. And then, meron din siyang parang medyo social na vibe dahil doon sa floral na binibigay niya. So, this fresh vanilla is really
a nice vanilla mismo. Kung namimili kayo between Vanilla Swirl and Fresh Vanilla, I will suggest to get the Fresh Vanilla. So yes, this Fresh Vanilla right here is a good vanilla mist from Victoria's Secret. Another vanilla mist from Pink is siguro alam niyo na to. Pakita ko na to sa long-lasting fragrance ko. Naipakita ko na rin to sa vanilla mist recommendation. Pero yun ay hindi limited sa Victoria's Secret. Kaya, syempre, i-share ko ulit sa inyo. Warm and cozy. Yes, alam niyo na yung amoy nito. This one smells like soft vanilla and couch surfing. Kung meron lang akong isang scent na pipiliin, lakas, na pipiliin from the Pink line, this will be warm and cozy. Sa lahat ng Pink, ito yung una kong naamoy. If you can still recall or pwede niyong balikan yung vanilla mist recommendation ko, tingnan niyo kung gaano karami lang yung bawas ko doon. And then ngayon, almost kalahati na siya. Actually, pinipigilan ko yung sarili ko na gamitin siya ng gamitin because I have a lot of mist and gusto ko silang ma-explore lahat. Pero kapag wala akong mapili, like sa Victoria's Secret, ito yung binabalik-balikan ko. Lalo na kapag matutulog na. So this one smells like upon first spray, maamoy mo yung passion fruit, yung pagkakaroon niya ng fruity vibe. By dry down, maamoy mo na yung toasted coconut plus vanilla. Again, ulit-ulitin ko, sasabihin ko ulit sa inyo, yung scent na to, ito yung scent na medyo tatamarin ka. Ito yung scent kung gusto mong mag-relax lang, pahinga, marami kang ginawa, gusto mong mag-rest, o kaya by evening, gusto mo na mag-ready for bedtime. Ito yung scent na mai-suggest ko sa inyo kasi sobrang bango niya. Like, yung pagkabango niya, kalmado. Alam mo yung maganda dito sa warm and cozy? Nakaka-amaze siya, actually. Kasi strong to, as in, straight up 10 over 10 ng kanyang projection. Sobrang lakas niya mag-project. Pero yung something sa kanya is calming and comforting siya. I don't know what magic kung ano nilagay nila dito sa warm and cozy. Sobrang bango niya. Sobrang comforting niya. Pero strong siya. May ganun bang scent? Like, usually kasi pag ang scent is strong and then parang malakas siya mag-project, nakaka-energize siya, di ba? And then parang nakaka-uplift siya ng mood. But this one, kakaiba siya. Yung pagiging strong niya, nakakakalma, na pag naamoy mo talaga, parang gugustuhin mong magpahinga. Ganyan, gugustuhin mong mag-chill lang. So, ito yung pwede mong gamitin kapag nasa bahay ka lang. Ito nga yung vibe na nakukuha niya. Soft hoodies, weekend vibes, movie marathon. Let's take this inside. So, yan, meron siyang coffee ba yan na umusok-usok. Ito talaga yung scent na bibilihin mo or gagamitin mo kapag gusto mo lang mag-relax sa bahay, maulan sa labas, so ayaw mo lumabas, nood-nood ka lang, nakahudi ka, ganyan. Sobrang ganda nitong scent. So, yes, warm and cozy will always be in my top vanilla mist. Hindi siya mawawala, feeling ko. Kasi medyo marami na akong naamoy na Victoria's Secret na Pink, pero ito pa rin still yung number one. Now, we will move to the top 2. Yan, dalawa na lang yung meron tayo dito. Actually, dalawang nasa top and then dalawang honorable or special mention. So, yung top 2 ko is this. First time ko yata itong may papakita sa inyo. I don't know. I'm not sure. This is Victoria's Secret Bare Vanilla Noir. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Bare vanilla din siya. But, meron siyang pinagkaiba. This one is creamy vanilla, warm pear, bare vanilla, gets decadent. So, packaging wise, it looks like parang chocolate. Chocolate brown kasi siya. Hindi mo makikita yung laman or, ayan, medyo nasisinag siguro because of light. Pero, I am this far na sa kanya. Imagine, medyo marami akong mist. So, this one, again, this one is creamy vanilla. Basically, maamoy mo yung DNA ng original vanilla. But, this one is lifted by warm pear. So, meron siyang sweetness sa kanyang scent. Ayan. Eto, mas maganda-ganda na yung ano niya. Ayan, diba? Maganda-ganda na yung kanyang nozzle, yung pag-spray sa kanya. Packaging wise, I love this. Sobrang cute niya, diba? And then, very classy too. I don't know if you will agree with me, pero sa akin, 50% bare vanilla siya. Ayun yung naamoy ko sa kanya. Pero yung kaibahan nito, na-uplift siya nung warm pear. And then, yung pagiging vanilla nito is, yun nga, sabi dito, creamy, this one is darker, this one is more decadent. So, medyo ano siya, mas gourmand vanilla siya. Hindi siya yung kagaya nung classic na as in straight up, bare vanilla ko, ganyan, amoy vanilla ko. This one, gourmand siya. Meron siyang fruity twist, pero yung kaibahan or yung kagandahan ng pagiging fruity niya, hindi ito yung fruity na may asin, ganyan.
sweet yung pagiging fair niya. And then, by dry down, maraming nagsasabi. Pero ako, hindi 100% na naamoy ko sa kanya. Amoy daw siyang chocolate. Maybe yung fruits and nuts na chocolate. Maybe may ganun siyang vibe. Yung mga, merong mga dates, may mga nuts na chocolates. Ganun yung medyo maaamoy mo sa kanya upon dry down. Longevity-wise, maganda to, nagtatagal to. Favorite ko din to by nighttime. Pero pag daytime, like aalis, pabawisan, ginagamit ko pa rin siya kasi nagtatagal nga siya. Maganda yung longevity niya. Also, maayos din siya or maganda rin siyang mag-project. Like, maamoy siyang nasa paligid mo. Maganda yung pang-spray niya. As in, disperse talaga kumakalat. So, whenever you are wearing something na mahalata kapag basa, hindi ka mag-worry na nakaipon dun sa isang part o sa ilang part lang yung basa. Talagang nag-i-spray siya. Ayan, makikita nyo naman, halos hindi nga visible yung pag-spray niya kasi naka-disperse or nakakalat siya. Yes, maganda to. Again, meron siyang pear note, so medyo may katanisan siya. Mabango yan, worth it siya na maging top 2 dito sa aking best vanilla fragrance. Bango niya actually. Palagi ko din yung binabaon kasi wala ako nitong decant pero meron akong isang decant na walang laman. In-spray ko siya and then palagi ko siyang binabaon kasi pag wala na rin ako maisip, ayan din ginagamit ko. Etong mga to usually naman kapag wala nang mapili, kumbaga wala ako sa mood na gumamit ng floral o kaya wala ako sa mood na gumamit ng certain scent. Ayan, etong mga to yung pinagpipilian ko. Moving on to the top one is this. Alam mo na to. Feeling ko alam niyo na to, nakita niyo na to eh. This is the Victoria's Secret Bare Vanilla. Gaano ko siya ka-favorite? Let the battle talk for itself. I am already halfway of the battle. And yes, marami akong miss dito. Like, ilan ang Victoria's Secret ko? Almost around 10. Victoria's Secret pa lang yun. Victoria's Secret pa lang yun. Huwag niyo nang itanong yung Bath & Body Works kasi mas marami sila. So yes, this Victoria's Secret Bare Vanilla, sobrang palagi ko siyang ginagamit. Like, ang sarap niya kasi sa skin. Like, kapag nasa balikat mo siya or kapag nasa hands mo siya. Actually, kapag may ginagawa ko, nagpa-type ako o kaya may ginagawa ko something. Parang gusto ko medyo ma-uplift yung mood ko. Medyo inaantok ako, napapagod na ako. Kinukuha ko lang ito. Tapos, ginagawa ko siyang alcohol. Nag-spray ako sa hands. So, habang nag-work ako, medyo inaamoy-amoy ko siya. Ibang level na sis yung kaadigan ko, no? So, ayan. Pero, in-spray ko talaga siya. Kasi nga, ayan. Look at the bottle na meron ako. Ay, makikita niyo ba? Ayan. Meron na siyang dent kasi nalaglag siya. Yan o, UP siya. Kasi nga yun, kapag nagtatrabaho ako, biglang kukunin ko na lang siya, tapos mag-i-spray ako. Kasi wala, gusto ko yung amoy niya. Yung Bare Vanilla, eto yung scent na talagang gugustuhin mo na parang makatabi. Yung may amoy na ganito. This one smells like with vanilla, soft cashmere, and skin to skin. Sabi ko nga sa kanya, kapag naka-apply siya sa skin mo, like sa balikat mo or sa hands mo, sobrang bango niya, ang sarap niya amoyin. Kahit ako sa sarili ko, pag matutulog na ako at nasa balikit ko siya, okay, nasa arms ko siya. Gusto ko nakaganyan lang ako dun sa kamay ko, okay, sa hands. Hindi ko alam, hindi ko maiwasan. Inaamoy-amoy ko siya. Addict na talaga ako dito sa Bare Vanilla. Ayan. Packaging-wise, this one looks like this. Para siyang gold or rose gold. And then yung main liquid niya, meron siyang color. And then yung sa likod niya, para siyang lace. Ayan o, oh, if you can see it, really. Ayan. Para siyang merong lace sa likod. Plain lang with the vibe or the notes sa likod. Ayan. Sobrang bango talaga nitong Bare Vanilla. Hindi ko na kailangan may elaborate pa. Link right here or sa description box kung gusto nyo malaman yung mas malalalim kong review about Bare Vanilla. But basically, this one is a vanilla that has a parang powdery and cashmere-y scent. So, mabango siya, very calming siya, okay siya kapag matutulog ka na, okay siya kapag naka-formal ka. Kasi, para siyang ano eh, matured vanilla. So, wala ka dito makukuhang like sweetness ng gourmand. Wala ka dito makukuhang any sugary scent. Para siyang cashmere. Ay, sobrang ganda ng scent na to. So, kung meron lang kung maire-recommend na isa, or gusto pa nyo palang mag-try, eto yung pinaka-safe na vanilla. Like, comment down below if ikaw ay tao na ayaw ng Bare Vanilla. Actually, wala pa ako nakikilala. Wala pa ako nakikitang tao ni sa comment section ng mga nakikita ko. Wala akong nakita na nag-comment na hindi nila
love yung vanilla. Usually, yung ilan dito, kapag kasi merong halong ibang notes, may fruity, may floral na vanilla, merong ilang tao na umiiwas or ayaw sa kanila. But Bare Vanilla Classic, sobrang wala pa talaga akong nakikita na tao na umiiwas sa kanya. So, kung gusto niyo ng vanilla, gusto niyo mag-explore sa vanilla, wala kayong mapili or like nalilito kayo, this one is something that I can recommend. Ito talaga yung safe. Also, kapag lalabas kayo, meron kayong in-meet na hindi nyo pa talaga totally friend, meron kayong meeting, medyo malamig sa pupuntahan ninyo, meron kayong date, like, hindi mo kakilala pa yung makakadate mo or makakakita mo, ipapakilala ka palang ganyan. So, this one, I think you can wear kasi maganda siya, hindi siya yung nakaka-offend na type of vanilla, hindi siya yung sobrang strong, hindi siya sobrang sweet, hindi siya sobrang gourmand, hindi siya amoy bakery. This one is the safest vanilla that I can recommend. So, yeah, Bare Vanilla, still top one. Sige, bibili pa tayo ng mga mist kapag meron tayong pera and hahanapin natin kung anong vanilla mist ang makakatalo sa Bare Vanilla. Moving on to my special or honorable mention. Actually, talo naman talaga ng isa dito yung Bare Vanilla. Pero, nanalo yung Bare Vanilla in the sense na mahirap nang hanapin yung scent na to. So, diba, kung sino yung mention, tayo mag-stake kasi huwag nating hanapin yung wala at yung wala na. Sorry. So kasi diba, ba't natin mapahirapan yung sarili natin? Meron naman dyang Bare Vanilla na mabango, na worth it din. So, bakit pa tayo magpapakahirap? Pero kung kayo ay isang tao na merong mahahanap na vanilla lace, picture right here, this vanilla lace is one of the most controversial or famous scent. Any perfume, I can say. Sige, comment down below if sasabihin nyo na hindi isa sa pinakasikat ang Vanilla Lace. Vanilla Lace is a discontinued scent from Victoria's Secret. Ito yung itsura niya sa decant and picture right here again for the full-size bottle. This one smells like college days. Kasi diba, dun sa vanilla mist recommendation ko, I told you that someone gave me something that smells like vanilla. And yes, vanilla lace yun. Kasi upon smelling it again, na-realize ko na ito yung scent na hinahanap-hanap ko kung ano siya. Kasi nung naubos na siya nung college ako, syempre, vegetarian si ate mo. Hindi ako bumili or di ako nagka-chance na bumili ng vanilla lace. Pero yun nga, yung binigay sa akin during those times is vanilla lace. And I'm not parang sure, 100% sure na vanilla lace nga siya. Pero upon smelling it again, yes, vanilla lace talaga yung naaalala ko. So nagsimula yung obsession ko sa vanilla fragrance mist dahil sa vanilla lace. So this one smells like musk and vanilla. Among every vanilla scent or every mist released by Victoria's Secret, this one is the most extract or straight up vanilla extract. So wala na siyang ibang kasama, like wala siyang floral aspect, wala siyang fruity aspect, wala siyang sweetness and all. Yung sweetness niya nanggagaling purely by itself, yung kanyang pagiging vanilla. Meron din siyang kaunting muskiness. So yung siguro yung nagbibigay sa kanya ng medyo tapang. So kasi kasi malakas din tong mag-project. Like, ang hirap na niyang hanapin, pero ang dami pa rin sa kanyang nagkakagusto. At nung kaklase mong si Vanilla Lace, siya yung hinahanap-hanap ng lahat. Kahit maraming nakapila dyan sa labas. So yes, Vanilla Lace is an honorable mention. Hindi ko siya isinama dito kasi, or hindi ko siya totally isinama doon sa top 5 kasi alam ko na kayo, itatanong nyo sa akin kung saan ko ito mabibili or saan ko ito makukuha, and that is my main problem too. Hindi ko alam kung saan natin siya makukuha. So if kayo ay merong nakikita na Vanilla Lace, legit, authentic, original, bawal po sa atin ng tester kasi sabi daw, there is no such thing as Victoria's Secret tester. Pag sinabi daw na tester, those are automatically fake. Okay, tandaan niyo yan. Kasi wala daw Victoria's Secret tester. Kahit saan daw mismong outlet kayo magtanong, wala daw pong ganun. So kapag ang claim is mura siya because this one is tester, fake daw yun. So, hanapin natin na Vanilla Lace is original. So, kung meron kayong makukuna ng Vanilla Lace na original, i-grab nyo na kasi ang hirap talaga niyang hanapin. Like ako nga, ang tagal ko nang naghahanap, ang dami ko ng seller na kakilala, or ang dami ko nang, yun, nami-meet na mga seller.
10 ml lang ang meron ako na tinitipid-tipid ko pa. Parang mga isang spray lang o dalawang spray lang ang gamit ko dito. Kasi ang hirap talaga niyang hanapin. So, hindi siya yung vanilla lace. Magtaka kayo if ito yung vanilla lace na mura, like 300 lang, nakakalat lang dyan around FB, around Shopee, yung mga pakalat-kalat lang niya. Like, ang dami nilang stock. Medyo mag-isip kayo, hindi kakalat-kalat yung vanilla lace because vanilla lace is a gem. So yes, this deserves a spot on this honorable mention. Lastly is parang the tagapagmana of vanilla lace. Yung wala kayong makitang vanilla lace, pero eto medyo mahirap na rin siyang hanapin eh. So honorable mention lang siya kasi wala rin naman akong full size bottle na ipapakita sa inyo. Wala akong alam na full size bottle na right now ay nagtitinda. Neto, this one is the vanilla remix. Medyo magpinsan sila ng konti. Merong ilang percentage ng blood ni Vanilla Lace ang napapunta kay Vanilla Remix. So, Vanilla Remix smells like, wait lang, ito check natin kasi wala siyang note. Vanilla, or sorry, Black Vanilla, Amber Sparkle, and After Parties. So, this one, again, sabi ko nga, ito yung tagapagmana ng trono ni Vanilla Lace. Kasi meron ako nakukuha sa kanya na vibe like Vanilla Lace, but they are not duped to each other. Hindi pwedeng sabihin na, ay, walang Vanilla Lace. I will go for Vanilla Remix kasi same na same sila. No. You can get the Vanilla Remix para makuha niyo yung konting vibe of Vanilla Lace, pero hindi sila yung same na same. Like, kapag pinag side by side mo sila, magkaiba sila ng scent. This one, meron nga siyang Black Vanilla, Amber Sparkle, and After Parties. This one, wala sa kanyang musky scent. Ang naipalit sa kanya is vanilla plus sweetness. This vanilla remix right here smells like sweet vanilla. So this can pass as a gourmand vanilla. This can also pass as the sugary vanilla. Mabango siya, yes, makukuha mo sa kanyang pagiging vanilla. Pero matamis siya. So if ikaw yung ayaw mo ng matatamis na scent or ayaw mo ng matatamis na amoy, maybe you can pass on this one kasi matamis talaga siya, at least sa aking pang-amoy. Matamis siya, hindi naman yung sobrang straight up tamis na puro yun na lang, puro sugary na lang nakukuha mo na mauumay ka. No, medyo mahinhin naman siya. So yes, mabango siya, mabango tong vanilla remix. So yeah, that is the last honorable or special mention sa aking best vanilla fragrances. Pero dahil mahirap silang hanapin pareho, still I will go for the Bare Vanilla. Ito yung top one. So again, Bare Vanilla for number one. Bare Vanilla Noir for number 2 or top 2. Warm and Cozy for top 3. Fresh Vanilla top 4. And then Vanilla Swirl for top 5. Like kapag dalawa lang dito yung bibilihin ko, I will go for Steel. Hindi na babago eh. Ang dami nang nadagdag. Like, ang dami na talaga nagdag sa aking collection simula nung finilm ko yung Best Vanilla Mist Recommendation. Pero kapag ang pag-uusapan natin is Victoria's Secret, etong dalawa pa rin talaga yung top ko. Why etong dalawa? Kasi magkaibang vibe sila. So, na-explain ko na kanina. So, bawal lang ulit-ulit. So, yeah, that is all for my Best Vanilla Fragrance Mist from Victoria's Secret. Kung meron kayong gustong idagdag, meron akong hindi na-mention, baka meron ako sa collection ko, or baka hindi ko pa naamoy, comment down below kung anong gusto yung vanilla fragrance mist. Comment down below din kung ano yung scent na hinahanap nyo sa isang pabango. Like, vanilla ba? Sweet ba? Gourmand ba? Or floral ba? Or fruity ba? Comment nyo sa baba para matry kong gawa ng video kung meron kayong gustong marinig na opinion or suggestion ko about sa mga scent choices nyo. Kasi sabi ko nga, iba-iba naman ang scent preferences. So yeah, iba-iba tayo ng gusto. So ako, it just happened na mas love ko yung vanilla. Kaya kung mapapansin nyo, mostly sa collection ko are vanilla fragrances. So again, thank you so much for watching my first vanilla mist recommendation. We are already 6.8. Maybe umaasa ko na pag-upload ko ng video na to, maka 7K na tayo. As I promised on my previous videos, once we reach 10K, I will be doing a fragrance mist giveaway. Nakapag-giveaway na ako ng mga makeup, skincare, and all. But this will be my first time na mimigay ako ng fragrance mist. Pero hindi yung mga nandito, kasi love ko sila. So, bibigyan ko kayo ng kalayaan mo. Kalayaan na pumili kung ano yung gusto ninyo. So, para masiguro na updated kayo, make sure na mag-comment na kayo sa baba para once na nag-reach tayo ng 10K,
makikita or makaka-join kayo sa giveaway. So yeah, that is all for this video. Enjoy this one. Don't forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel. Please share this to your friends na naghahanap din ng mga vanilla mix recommendation, mahilig din sa vanilla or gustong mag-explore or nag-i-start pala ng kanilang collection. Share nito sa kanila. Malay nyo kagaya ko ay mapudol din ninyo sila. So yeah, thank you so much for watching. Keep safe and bye!